Ito diretso to actually. Although, hindi ko alam kung ipopost ko sila on the same day. Kasi kanina, or in a previous video, sinabi ko na you can ask me questions. Obviously, wala pang nagtatanong kasi kakatanong ko lang. But I had a question earlier na gusto kong sagutin ngayon na. Ito yung, I love my province. Oo talaga. Even if I were born in Iloilo City, at okay rin yun kasi ang nanay ko ay taga Iloilo, ang tatay ko ay taga Antique, and I consider myself na parang both in many ways kasi parang pareho lang dahil lumaki ako sa Antique, oo, pero graduate, well, and doon ako nagsimulang mag-aral sa St. Anthony's College, but because of circumstances na truly beyond my control, nag-transfer ako sa Oton Elementary School sa Iloilo, at doon ako actually nagtapos ng elementary. But that said, bumalik ako sa Antique for high school, sa Antique National School. Pero nung college, bumalik akong Iloilo para doon naman magkolehiyo sa West Visayas State University. So I shuttled back and forth. And I would spend summer sa bahay ng Lola Munsing namin, tsaka Lolo Biyong namin sa Rada Street sa Oton. And then I would spend time with my cousins doon, or diba, mag-visit sa mga bahay ng mga pinsan, etc., etc. Or sometimes nakapunta pa akong San Jose Occidental Mindoro kasi may mga pinsan din ako doon. Pero hindi yun ang point ko. Ang point na pag-uusap na ito ay so while I am an Ilonggo by birth, kasi sa Iloilo ako pinanganak, I also consider myself an Antiqueño talaga. Akaraya na native of Antique. Dahil doon talaga ako lumaki. Meaning, kung ano ako ngayon, di ba yung belief system, kung mahiyain, introvert, extrovert, anong klaseng tao, etc. Dahil talaga yon sa Antique, kasi doon ako lumaki. Diba, yung formative years ko, nasa Antique talaga. Doon ko naranasan yung sobrang lungkot. Yun, hanggang ngayon, yung pinakamalungkot na sandali ng buhay ko. Yung tinawagan sa college na ako nito, so nasa Iloilo, and then sabi sa akin, kailangan mong umuwi, basta umuwi ka, pinauuwi ka sa inyo. So parang bakit daw manang manang Nita na nagpapatakbo ng boarding house namin, kasama ko sa boarding house ang mga kaklase ko ng high school, basta dapat umuwi ka. So okay, di uuwi, may klase ako bukas, hindi, dapat umuwi ka, pinauuwi ka nila. So umuwi ako, sumakay sa 76 Express, and then somewhere sa Tiolas, which is about ang Antique, ang Iloilo Antique or Antique Iloilo na bus trip ay 2 hours, so about an hour into the trip, so kalahati na ng biyahe, yun yung Tiolas sa San Joaquin, bigla may nagsabi sa akin ng condolences, diba ganyan, sinabi, Glenn, condolence. Ko, bakit? Although sa utak ko, alam ko yun, di ba? Na kasi may sakit ang tatay ko, etc. So, ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko ay yung, so iniyak ko lahat sa 76 Express, sa bus, kasi para pagdating sa bahay, hindi na ako iiyak, etc., etc. And then, di bumaba sa kalye namin, and then naglakad, and then nakita ko ang bahay namin, ang liwaliwanag, etc. And then I lost it, kasi ayun, tatay. It took me, naman ko, more than an hour ata bago nakatingin sa kabaong, etc., etc. And that was a really, really difficult time, maliban dun sa nawalan ka ng tatay. We had to face a lot of problems then that, family problems. But I won't talk about those problems na. So yun ang pinakamalungkot. So, bakit ba ako napunta doon? Hello? So yun. I consider myself an Antiqueño or a Karaya kasi karamihan sa mga karanasan ko sa buhay, unang pagsusulat ng seryoso, the best friendships that I have up until today, mahaklase ko nung high school. Kasi naniniwala talaga ako na
diba, your formative years define the kind of person that you are today, etc., etc. Kaya, at nangyari yon sa Antique. So, ayun siya. So, ang tanong kanina na nasabi ko in a previous video ay, aling Antique ang gusto ko? Yung dati, yung Antique ng kabataan ko, o yung Antique ngayon na meron ng Jollibee, meron ng McDonald's, actually hindi lang basta Jollibee, ilang Jollibee ang meron sa bayan ko, sa San Jose de Buenavista. Pag, ito medyo madaya at akin lang to ha, kasi naranasan ko talaga siya. I really, really like the San Jose de Buenavista of my childhood. Naalala ko pa yung mga Christmas sa Antique. Ang ganda-ganda ng kali eh, kasi may mga ano, emptied Caltex o Petron ba yon, na mga yung lagayan ng oil, tapos tinanggal yung oil, nilinis, diba? At lalagyan ng sulo sa loob at parang parang isang linya sa kalye. Ang ganda-ganda tignan. Ang sarap ng weather. My childhood na umaakyat sa burol sa likod ng bahay namin para maganap ng masanga na puno, kasi gagawin namin Christmas tree. Yung nagpapabunot ng ngipin kay Dr. Pechueco, etc. Tapos pagkabunot ng ngipin, dadaan sa friendly food shop, sa U&I kitchenette, at kakain ng masarap na masarap. Yun na ata ang pinakamasarap na banana cake sa tanang buhay ko, at ice cream, kasi nagpabunot ka ng ngipin. So while ayokong magpabunot ng ngipin, ay may ice cream naman pala, etc. Ito yung those lazy weekend afternoons na natutulog lang sa bahay. At alam nyo, if I close my eyes, kaya kong parang bumalik dun sa kabataan ko. Kaya kong bumalik dun sa yung maririnig ko yung huni ng Maya, kasi maraming Maya sa amin, or yung mga sigawan ng mga bata, mga anak ni Manong Siyong, ni Manding String, dun sa alam ko about 100 meters or 200 meters away mula sa bahay namin, naririnig ko pa siya, yung mahinang tunog ng tricycle na dumadaan sa kalye sa harap ng bahay namin. Parang kaya ko siyang maalala uli and actually live in that moment. So, ang point nito ay, and this might be unfair, di ba? Kasi, bakit mo naman gugustuhin na bumalik doon, ang layo na ng narating ng probinsya. Mukha na nga sang syudad in many ways. Pero ako, I think it is the nostalgic in me, the romantic in me even, na no, hindi, gusto ko talaga yung San Jose nung kabataan ko. Yung nakikita ko si Manong Beloy, di ba, si Evilio Javier, na kasi in many ways, neighbor namin siya, kasi ang bahay niya siguro parang about, tamang ko, 5 minutes or less even na lakad mula sa bahay namin. So yun, tsaka yung uutusan ka ng tatay o nanay na bumili ng gaas, kasi kinky ginagamit namin, tsaka uso ang brownout, meron ng kuryente pero brownout naman. Pero in spite of that fact, gusto ko talagang bumalik sa kabataan ko. So yun, para masagot yung tanong at para matapos na rin ito, which one do I like better? Yun, the San Jose de Buenavista of my childhood. Duro-durugin ka, salamat, Kruhay.